pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Bulko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, silipin natin ang negosyong mangga. Sinasabing pinakamasarap ang mangga sa ating bansa. Pero alam nyo ba na ang mangga mula sa Australia ay pwedeng itanim at pagkakitaan dito? Alamin nyo po yan, ito ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang makakasama ko po ay ang Agri Consultant and Farm Manager. Siya po si Sir Alfonso Mariano Ponce Enrile. Hello po. Hello. Hi, Sir. Sir, ngayong araw, pag-uusapan natin ay isang variety ng mangga. Ito'y tinatawag natin na R2E2. Ano po ito? Siguro, unang tanong, bakit R2E2, no? Sabi nila, baka sa Star Wars yan, di ba? Hindi po. Actually, sinabi ko din yan. R2-D2 kasi yung isa eh, sa Star Wars eh. Ang R2-E2, yan yung address nung manga, na, yung puno ng manga na yan, yung original. Doon sa Bowen Mango Research Station ng Australia. Mm-hmm. So marami silang talik na manga, libo-libo, tapos ito, nakita nilang maganda. Ano ba yan? Ang address niyan, R2E2 o yung Row 2, East 2, from the East, second from the East. From the and, East. Or Row 2, no? So, walang kinalaman yan sa kahit na ano, kundi yan yung address dun sa farm kung saan namimili sila ng mga magagandang mangga para i-introduce nila sa market, no? Sa area, sa Bordikin, sa Australia, no? Nagtanim sila ng maraming mga mangga doon. Pati yung napuntahan ko yon, may mga Carabao mango doon, merong Buson, Mindanao, may ganyan. Kasi lahat ng ganun sila eh, pinag-aaralan talaga nila. So, itingnan nila kung ano yung gusto ng merkado, kung ano yung hindi tinatamaan masyado ng sakit, kung ano ang maraming bunga, at kung matagal ang shelf life. So, itong R2E2 na to, tinatawag din itong peach mango. Peach mango. Oo. Ang ito, nagtanim yung mga taga doon ng isang variety na tinatawag na Kent. No? Galing sa Florida yon. Nagtanim sila ng marami, tapos namili sila ng pinakamaganda doon sa tinanim nila na Kent. At ito ngang R2E2 ang nakuha nila. Itong R2E2, malalaking mangga to, no? From 400 grams hanggang 1 kilo. Okay? At ito ay dilaw, no? Pero merong tinatawag silang blush of red. Kaya napakaganda. So kung kagaya sa Japan, kaya mabenta to. Kasi pag nakita mo, maganda. Kasi alam mo yung Hapon, ang una sa kanila, kailangan maganda. Diba? Hindi pwede sa kanila yung, oh, what's the color of mango? Yellow. Well, each and every mango is yellow. But this one is round with a pink or red blush. So Kent yan, yung mangga na yan ay selection or progeny of a Kent, no? Anak ng isang Kent na mangga. Kent yung na Kent mangga. Galing sa yung Kent ay galing sa Florida. Hybrid din yon nung 1920s. Inross kasi yon sa Hayden. Isa pa rin sikat na mangga. So yung Hayden tsaka yung Kent, mga sikat na mangga yan hanggang ngayon sa Amerika. Okay? Opo. Ito ngayon ay ang kagandahan nitong mangga na to, walang fiber. Ah.
Kagaya ng Carabao Mango. Hindi bang Carabao Mango walang masyadong punot, kung tawagin? Mm-hmm. Hindi kagaya ng Pico o ng mga Indian Mango o ng Apple Mango, mabunot yan eh, di ba? Ito, hindi siya mabunot, kaya gustong-gusto nila. At ang laman niya ay firm, no? Firm ang laman niya. So, sa umpisa, matamis na siya, hindi kagaya ng Carabao. Matamis lang, hindi kagaya ng Carabao na ubod ng tamis. Pero wala siyang asim, no? So sa umpisa, habang hindi pa siya masyadong hinog, matamis na siya, wala siyang asin, at firm siya, sliceable. Sliceable siya. Tapos habang nahihinog, lumalambot din, walang bunot. Kaya yan na gusto. 1992 nung nirelease ng mga Australiano yan sa market. Nakabisita ako sa kanila 2002. So 10 years after, no? At laganap na. Nag-i-export na sila sa Japan kasi pumasa na yan sa stringent quarantine ng Japan kasi nga medyo firm tsaka makapanlambalat eh, no? So ang Pilipinas pag nag-export sa Japan ng Carabao Mango, dumadaan yan sa vapor heat treatment, di ba? O, iniinit yan doon sa chamber. R2E2 ganun din, pero dahil makapalambalat niya, hindi talaga siya affected. Not really affected. So it is one of the more popular mangoes now in Japan, apart from Carabao, no? Kasi gustong-gusto rin nila yung Carabao. Yung Carabao. Pero marami nang nag-grow ng R2E2 for export all over the world. Tayo lang ang hindi. Ang Vietnam, ang tanim ng Vietnam niyan, 1,000 hektarya na. Ang Cambodia, nagtatanim din niya. At ang Thailand. Thailand, alam ko po Thailand. Kaya lang ang Thailand, sikat talaga rin yung mangga nila, yung Nam Doc Mai. Sikat yun eh, kaya... Pero nagtatanim din sila ng R2E2 for export. Yung Nam Doc Mai, ganun din. Maganda rin ang shelf life at saka wala rin bunot. Pero mas kamukha siya ng Carabao Mango. Pahaba. Opo. Sir, itong ano, R2E2 is nakita nyo sa Australia at ngayon ay nagtatanim kayo dito sa Pilipinas. Tama? Tama. Nung right after ano, yung year 2000, nagtanim na kami niyan. Kasi nung nakita yan abroad, nakita yan kasi Kuwanko Farm ako eh, no? So, syempre sila very aggressive. Nag-import ka agad kami ng Sion, yung pangduktong. Okay. Nag-import ka agad kami at nagtanim kami sa Mindanao ng 100 hectares at sa Negros ng 220 hectares. So, yung sa Mindanao, nandun pa yata, kasi wala na ako sa kanila, no? I still remain a consultant but not in the farms, in other farms na. So, nagkaroon kasi sila ng ano ng change ng business plan doon. Pero marami pa rin na naiwan. So, tapos yung anak niya na si Mark Wangko, nagtanim din, meron din siyang farm sa Pangasinan. Kaya lang, ang problema talaga ng R2E2 sa local market is hindi siya popular at saka hindi siya attractive. Kasi nga, ang akala ng tao, apple mango siya, eh mabunot yes. Yun eh. Yun din yung sinabi ko sa inyo kanina. Akala ko, para yung itsura kasi po, di ba, ang apple mango din is yellow and then may red din sa top. Oo. Kaya lang ito mas malaki, no? Tapos, ang problema, ang apple mango, yan ang tinatawag na turpentine group. Alam niyo ba yon, no? Ang mangga, dalawa yung group. Yung Southeast Asian, Cambodian line, at saka yung isa, yung turpentine group, yung India. Okay? So, yung mga Pico, Cambodian line yan, pahaba, di ba? Pahaba sila, dilaw. Hindi sila makulay, no? Mm-mm. Yung turpentine group, yan yung mga Indian mango. Indian. At saka yung apple mango, na malakas talaga yung pagka-turpentine, no? Yung lasang gamot na sinasabi natin. Yes, yes.
Kaya pag nakita nila yung R2E2, sasabihin nila, ay, ayaw ko yan, lasang gamot yan. Mm-hmm. Pero hindi siya lasang gamot. No, hindi siya lasang gamot. So, at saka polyembryonic siya. Kaya alam mong, ano, may lahi yan ng Cambodian o Southeast Asian line o Indochine line, yung Cambodia, Burma, Laos, Vietnam, Philippines, tsaka Thailand. Cambodian line yan eh. Yung mga mangga dyan, pahaba, no? Hindi mabunot. Yung iba medyo, pero maraming hindi mabunot at dilaw. Mm-mm. Pero sir, itong R2E2 may halong Cambodian line, kaya hindi siya mabunot at hindi siya turpentine flavor. Mm-mm. Kaya malayo siya dun sa ano, no? Halos magkamukha lang dun sa apple mango, pero mas malaki at hindi siya lasang gamot. Yun ang pinagkaiba. Oo, may lahi din siya nun eh, pero di ba minsan, kunyari magulang mo, may lahi kang tatay mo, pero hindi mo kamukha, nanay mo kamukha. Mm-hmm. Diba? Itong mangga na to, meron ding siyang lahi ng turpentine, pero hindi lumabas doon sa anak. Yes, opo. Sir, sabi mo, kinuha nyo isa yon galing sa Australia, yes. No? Mahirap ba magparami ng R2E2 dito sa ating bansa? Hindi. 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 Paano? Hindi. Nakikita ko kasi puro grafting. Oo. Kasi, bakit grafting? Diba ang Karabo Mango grafting din? Mm-mm. Kasi, polyembryonic sila. Oh. Ang ibig sabihin nun, madaming lumalabas na anak sa isang buto. Minsan, tatlo, apat, lima, walo. No? Meron doon na pareho ng mangga na yun. Pareho. Diba? Clone siya. Kunyari, Karabaw Mango, magtanim ka. Doon sa isang buto, lumabas tatlo. Yung isa doon, lahi. Nanggaling yung tulad ng ibang bunga. Yung dalawa, hindi. Eh, gusto mo maging sigurado na hindi na lahihan ito yun. Gusto mo eksaktong-eksaktong clone. No? Walang pagbabago yung itatanim mo. At gusto mo, alam mo na ang kalalabasan ng tinanim mo, eh yung gusto mo. Kaya kailangan grafted. Hindi masamang hindi grafted. Kaya lang yung mga hindi grafted, matagal. Mm-mm. Ilang years, hindi, sir, pagka hindi tayo gumamit ng grafted? Ah, pag hindi ko gumamit ng grafted, siguro, bago mamunga yan, makakatikim ng 5-6 na taon yan, isang 10. No? Oh, pero kung ako grafted tagal yung 10. Oo, eh kung grafted yan, dalawa, tatlong taon lang, magbubunga na yan. At alam mo na yung tinanim mo, yun ang bunga. Mm-hmm. Kasi pag puto, hindi. Pero okay din yun. Hindi ko pa sigurado, oo. Oo, pero doon ka nakakatikis ng mga bago. Pagka nagtanim ka ng bunga. Mm-hmm. Kasi ito, kamukhang-kamukha mo, maputi. Ganyan, oo. Pero kung tinanim mo yung buto, eh baka nalahian niya ng mapula. O ng dark. O pag lumabas, ay, ang ganda. Mas masarap. Pwede yun. Kung sa buto galing. So, ang buto kasi hybrid na yan. So, ang buto, okay. Kasi dyan na kayo makakapuklas ng mga iba't ibang klase mo. Sir, ano yung ginagamit nating hose for the grafting? Ah, okay. O yung stock na ginagamit. Nung araw, ang paniwala namin, ang malaking mangga, maraming bunga. Mm-mm. So, ang ginagamit namin nun ay yung pahutan. No? Pahutan. Hindi paho, ah. Yung paho, yun yung maliliit eh. Ito yung pahutan. Medyo malaki siya ng konti. Mabunot siya. Pero napakalaki ng puno niya. Pero dumating yung panahon na sabi, mahirap pala yung malaking puno kasi akitin pa. So ang ginagamit na namin noon ay Indian mango. Kasi maliit ang Indian mango eh. Oo, so kinakat nyo, tapos pagdidikitin natin, gagraft natin, doon na. Indian mango, pero hindi ba tayo pwede sa ano, Carabao? Pwede, kaya alam malaki din yung Carabao. So ideal is Indian. Oo, kasi gusto rin natin lumiit yung puno para maging ma-manage ng tama. Oo. Kasi kanyari, imaginein mo, magtatanim ka, let's say, ang pagitan mo, 10 metro. Eh kung malaki yung puno, pagdating ng araw, lalaki yun. Masikip na yung 10 metro, puputulin mo na yung in-between. Eh sayang ang panahon. So gusto mo,
tama lang yung laki ng mangga. Ang Paraboman, ang R2E2 kasi, kahit nagrafted siya, lumalaki siya ng mabilis. No? Mm. Kaya mabilis din siya mamunga. Pero pag namunga na, bumabagal na yung laki. At ang susunod ay ang pruning ng Carabao Mango, gusto niya. Ay, ang R2E2, sorry. Ang R2E2, pinuprune mo, tumutubo, tuloy ang bunga. Ang Carabao kasi sinasabi nila pagka nagpupruning, nagtatampo. Nagtatampo, tama. Ang R2E2 hindi. Ang kailangan ng R2E2 ay nagme-maintain ka ng pruning para yung canopy mo ay hindi masyadong malaki. Mm-mm. So, pwede siya. Hindi siya nagtatampo. Opo. Parang mas marami pa siyang nabibigay. Mas nagiging productive. Oo. Every time na napipunupurun natin siya. Oo, tama. So, gano'ng ka laki ang kayang ilaki na itong ating mga R2E2? 7 meters. Ako nito kasi malaki yung farm. So, 7 meters talaga yung una. Gusto lalapat. No? Itong R2E2 kasi, hindi rin siya lumalapad ng masyado. Pataas ang tubo nito. Kaya kailangan pinuputulan talaga. Opo. So, kailangan talaga i-prune. Kasi mahirapan ka naman pag-harvest. Oh, eh sa Pilipinas kasi nung araw hindi eh, dahil marami namang tao na mag-harvest. Pero ngayon talagang kailangan ng mga mangga natin, kina-maintain natin ang tinatawag na low stature para madali ang pagpipi. Kasi wala namang Pilipinong gustong maging magsasaka. Wala namang Pilipinong gustong manatiling empleyado lang sa isang farm. No? Mas, hindi kasi, iba na ngayon eh, di ba? No? Mahirap ang farming ngayon ay sikat sa mga batang merong farm at saka sa mga nagre-retire. Pero pumunta ka sa mga eskwelahan, wala ka namang pag nagtanong ka, wala namang gusto maging farmer. Bakit? Kasi sa Pilipinas pinabayaan ng magsasaka, mahirap sila. Up. Nakakaiyak man pero totoo. Yes, yes. Nagpunta kami sa Baliwag eh. Nandung, yung high school, nasa gitna ng mga palayan eh. Nagtanong ako doon, sino ba? Kasi magtuturo doon kami ng farm. Sabi ko, sino ba rito ang gustong maging magsasaka? Eh, may isa, wala naman. Nagtasaka ba? Lahat, wala, lahat gustong maging ano eh, call center agent eh. So, kailangan talaga ngayon, yung mga puno ng mangga, hindi big stature, kailangan talaga low stature. Para madali naman pitasin, konti lang ang taong kailangan. Diba? Opo. Sir, sa grafting, pwede ba natin yung mga century trees na natin? Oo, pwede mo rin i-topwork yun. Oo. Kasi usually dito sa amin, actually nasa Nueva Ecija po ako, yung mga talagang manggahan dito, 100 years old eh, above. Eh, ang akin payo ay para sa mga may manggahan, sumubok din kayo para... Alam mo, at para magkaroon din kayo ng ibang klaseng mangga. Tapos tingnan nyo, baka naman magustuhan sa lugar nyo. Kasi napakahirap talaga introduce nito kasi itura nga ka-Indian. No? So, pwera na lang doon sa mga ibang tao, kagaya ng mga millennials na gusto nila na iiba, di ba? Nakakaiba. Oo, na kahit na ano, hindi lang kayo sa mangga, sa damit, sa kotse, sa walang, sa whatever. Pati sa barbecue, gusto na iiba. So sa kanila pwede. Pero ako kasi, hindi ako nahirapang magbenta. Mm-hmm. Kasi, nagkaroon na rin siya ng konting fame to a niche market. Mm-hmm. At yung presyo ng mga panahon na yon, hindi naman bumababa. Sir? Ngayon, hindi ko alam kung magkano ngayon kasi, pag nakita mo ngayon ang mangga sa merkado, mataas na talaga eh, di ba? Wala nang mababa sa 100. Opo. Sa per kilo eh, halos ano, 120 ang pinakamababa eh. Swerte ka na noon, nagtatatalon ka na noon. Pero ngayon, eh, lalo na sa supermarket, walang bumababa sa 200. Mm-mm. Lalo yung mga hinog. Manggang hinog eh.
Sir, sa ating ano, R2E2, pareho lang ba to sa kalabaw, sa Indian mango, na yung pamumulaklak, yung proseso ng pangangalaga natin, pareho lang ba? Ayun, wala namang naiba. Ang naiba lang dito sa R2E2, hindi mo kailangan bombahan ng potassium nitrate. Ah. Para siyang Indian mango, sadya siyang namumulaklak. Opo. Di ba yung atin, kailangan bombahan, no? Ito Opo. Hindi, hintayin mo na lang, magbubunga siya mga isa. Pagkatapos, namumunga pa ulit, merong major season, tapos nagkakaroon ng minor season. Opo. So, eh pagdating naman, sir, sa mga peste, kamusta ang R2E2 sa mga peste? Alam last mo, time, wala yung ka, ano, anthrax, do? Anthrax, yes po. Actually, ito, kaya na napakulit ito dahil hindi kami nagbobomba masyado dito. Hindi kagaya ng kalabaw. Yung kalabaw, meron ako naririnig hanggang 20 times. Eh, no? Yes po. Kaya magastos din. Doon sila nagagastosan sa pagbobomba. Ito walang ganun. Siguro magbobomba ka dito. Baka pag nakita mo lang may konti insect, siguro mga 3 beses lang. Tsaka hindi binabalot to. Dahil makapal. Kasi, makapal yung balat niya. Tama ba, oo, sir? Oo. At tsaka pag binalot mo to, magiging green to. Ayaw mo ng green, di ba? Ayaw mo ng dilaw na walang pula. Oo. Oh. O kasi namumula yan dahil sa araw eh. Sa totoo nga, minsan makakakita ka rin ng R2E2 na dilaw lang. Mm. Kasi yun yung bunga na nasa loob ng puno. Na, oo. Na-shadean. Oo. Hindi nakakuha ng araw. Oo. Tama. So, halos pareho lang sa ano sa mangga. Ang pinagkaiba is pagdating sa mga peste, eh mas maganda ang resistant na to. Oo, sa insekto at saka sa mga, ano, mga anthracnose, yung mga fungal and bacterial infection. Hindi siya, ano. Tapos, hindi rin siya prone to calcium deficiency. Importante kasi sa mangga yun eh. Alam niyo ba yun? No? Pagka nauubusan ng calcium, kumonti ang calcium, yung mga mangga, kadalasan, ay nagkakaroon, yung bunga, nagkakaroon yung mga ng mga problema kagaya ng stem end rot, no? At saka yung tinatawag nating rising o yung nagbibigas, yung meron nagkakaroon ng mga puti-puti sa loob na matitigas, hindi yan prone. Hindi siya prone dyan. So, maganda. Kasi, kaya, hindi ba? Ang calcium importante sa mangga eh. Mm-mm. Kaya yung Guimaras, napakaganda ng mangga sa Guimaras. Bakit? Eh yung buong isla na yung calcium yun eh. Yes. Calcium. Oo, no? Pero ang artong ito, hindi siya prone sa calcium deficiency. Oh. Yung so, mga fruit anomalies are normally brought about by calcium deficiency. At yung artong ito, hindi siya masyado. So kung iisipin natin pagdating sa mga fertilizer at sa mga pesticide eh, malaki matitipid mo dito sa R2E2. Oo. Malaki talaga. Ang problema lang nga ng R2E2, yung kung ano yung kagandahan niya, yun din ang problema niya. Diba? Kasi namumunga siya sa gusto niyang panahon. Hindi mo kailangan bombahan. Hindi kagaya ng Carabao Mango na off-season mo. Pwede kang tumama sa mataas na presyo. Diba? Eh kung yung buong Pilipinas, nagtanim ka ng R2E2, eh di sabay-sabay mamumunga yan. So, hindi, yun din ang hindi kagandahan niya, pero yun din ang kagandahan niya. Hindi mo na kailangan po. Pero kasi, ang maganda kasi talaga sa atin kung mangyayari, eh magkaroon tayo ng magandang mix ng mangga, ng mga prutas, para hindi na natin kailangan mag-force na pabungahin ng wala sa panahon. Diba? Kasi sabihin natin, ang Carabao namumunga pa, ganitong panahon. Eh, kailangan pumili rin tayo ng ibang mangga na sala naman sa panahon, yung hindi napapagawa. Pero hindi natin nagpipilit, di ba? Opo. Di ba parang sa bigas nyo dyan? Parang bigas nyo dyan sa Nueva Ecija. O, ngayon,
nag-uusap-usap na para hindi sabay-sabay nagtatanim, para mm-hmm. hindi sabay-sabay ane, hindi magkukulang ang tao, hindi magkukulang ang makanarya. O, eh sa mangga, pwede yun by choosing the different varieties of mangga. Varieties. Opo. Kung gusto natin, kasi siyempre tayo, ayaw naman natin ng ibang mangga. Gusto natin talaga, para the best in the world yun sa atin. Mm-hmm. Pero ang Australia, the best in the world sa kanila, eh, R2E2. Tsaka sila kasi, talagang nasa mga panahon. So, nagtatanim sila ng R2E2, Hayden, Keith, at saka yung Kensington. Yung Kensington o Bowen mango nila. Marami silang tinatanim para tinatamaan nila lahat ng season. Oo. Sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, napag-usapan na natin pagtatanim hanggang sa pamumulaklak. Tapos mga peste at mga fertilizer na kailangan natin para sa R2E2. Ngayon naman sa pagbabalik natin, yung pagbubunga at pag-harvest naman na itong R2E2. So, ito po ang ating aabangan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Ibabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama ko pa rin po si Sir Ponchit at patuloy po ang pag-uusap namin tungkol sa R2E2. Sir, paano mamunga itong mga R2E2 natin? Paano natin malaman kung hinog na at pwede na natin pitasin? Okay, una, hindi ito binabombahan ng pampabunga. No? Mm-hmm. So, iniintay mo itong magbunga ng panahon niya. No? So, from Zion, ilang years? Or tama, years, di ba? So, normally, ang aming pagtatanim dyan, ay 7 metro yung layo. Mm-mm. Sa isa't isa. Kasi itong R2E2, mas narrow to, hindi ito bumubuka masyado. Oh. Kaya pwedeng mas malapit. Ang karabaw kasi 10 by 10 talaga, pero pag dumating ng 20 taon, magiging 20 by 10. So ito, tatanim mo ganyan. Tapos, puputulan mo na. Prune. So, meron ka ng tip cutting, tapos puputulin mo na yung taas para magsanga. So, pasasangayin mo yan, mga 3-4. Tapos, regular pruning ka para gumanda yung canopy niya. Tapos, mga 3 taon yan, mag-uumpisa na magbunga ng mga 3 years. Pagkatapos sa 5 taon yan, talagang full bloom na yan, full na yan. Magbubunga yan ng nakakita na ako ng 5-year-old niya na namumunga ng 100 bunga. Ngunit malalaki ang bunga nito. Ang bunga nito ay 400 to 1 kilo. Oh! No, 400 grams to 1 kilo. Karamihan niya, mga 700 grams, ganyan, ang bunga nito. Pag namumunga na to, hindi naman to inaalagaan masyado. Baka mag-spray kami ng minsan ng pang-adraknos. Kasi yun ang kalaban natin dito sa Pilipinas. Yung spray ka ng adraknos. Pero bukod doon, wala naman kaming pagka lalaki yan. Ang R2E2 nasa mga 110 yan eh. Pero pwede rin 100 pag mainit ang panahon. Pagka malamig ang panahon, nasa mga 120. Yan yung kanyang parang karabaw din. Diba? Hindi namin binabalot yan, babe. Kasi pag hindi na arawan yung mangga na yan, hindi magkakaroon ng tinatawag natin flash, red flash. Yung sa iba, magiging dilaw yan, tapos merong pulang, parang nag-makeup yan eh, naka-flash on niya na pula. No? Doon sa merong stem. No? Eh pagka binalot mo yan, eh wala. Hindi siya masasunburn. Tapos, ang alaga lang, minsan-minsan, kung na nakita mo medyo dumadami yung insekto, isang bomba lang, tapos na. Kasi hindi siya prone, makapal ang balat eh. Napakakapal ng balat niya. So, pagka nag-blush na yan at namumula na yung iba, saka mo siya pipitas. Kasi pagka pinitas mo yan ng wala pang pula, yung nakabilad sa araw yung bunga at wala pang blush, pinitas mo, mahihinog naman kaya lang wala yung blush eh. Oo. Eh, yung ganda, di ba? Diba, sabi nga nila, diba, yan, naka-makeup yan. May blush on. Pwede maganda, diba?
Para din mong mangga natin, di ba yung Carabao, sabi niya, ang mga mangga sa Sambales, eh, napakaganda. Ang kinis-kinis, para sa dalaga nung meron pang pulbos. O ito naman, blush on. No? So pag meron ng blush on yan, pwede mo nang pitasin. Ngayon, ang pagpitas niyan, ang kagandahan, eh kailangan, pag nilagay mo sa lalagyan, ay yung stem niya, yung stem end niya, ay nasa baba. Ah, nakabaliktad. Oo, bakit? Yan na naman, di ba? Kasi yung dakta niyan, mildly corrosive, nakakasunog ng balaktad ng mangga. Di ba minsan yung Carabao, makikita mo, may sunog. May itim. Yun, corrosive kasi yung dakta. So sa Australia, pag pitas, takong ka agad sa tubig yan na marami tubig, na may sabon. No? Pero sa amin, hindi na. Kung kinakailangan, may basahan. Pasang-basahan. Pupunasan ng basahan. Kasi corrosive siya. Lalo na, kunyari, umulang kahapon, tapos nag-harvest ka today. Eh, pagka pinitas mo yan, sumisirit yung... Yung dagta. No? Ayaw mo yun kasi mildly corrosive sa balat ng mangga. Yes po. Sinasabi ko, sa Australia, itong mangga na to, pag pinitas, diretso ka agad sa tubig na mga 1 feet, no? Na may sabon para hindi kumalat yung dakta dun sa bunga. Kasi corrosive yung kanyang dakta. Magkakaroon ng mantsang itim o kaya may parang blue. Eh, siyempre, sa Pilipinas, ganun din. Pagka nagkaroon na ng mantsa, segunda klase na, di ba? Second class na, hindi na pwedeng primera klase yun. So, iniiwasan mo yun, kailangan maganda. Punasan mo, ugasan mo. Pag nilagay mo lang yan sa labas, buti ng 2 linggo yan, hindi kukulubot yan. Oo. Oo. Hindi siya kukulubot, mahihinog lang. Dahil nga makapal kaya, yung balat niya. Oo. At saka kaya gustong-gusto ng mga hapon. Mm-mm. Kasi sa atin, minsan yung mangga natin, pag dumating sa Japan, medyo shrink na ng konti. Diba? Yung, at saka yung tinatawag ng mga ahente na yung namimili ng mangga, na may resiko, no? Yung nagkakaroon ng weight loss, yung mangga. Tinimbang mo dito, isang tonelada, pag diniliver mo, 950 kilos na lang. Ang ano, ang R2E2, mahina ang resiko. Konti lang. Hindi kagaya ng Carabao. Ng Carabao. That's so, true, makakalang balat. Oh. Oo. Tama ba intindi ko, itong R2E2 natin, hindi ito pwede ikalburo? Pwede. Pwede. Pero mawawala yung blush. Hindi, kasi pinipitas mo yan, kailangan may blush eh. Ah, so hindi ba, ang intindi ko kasi kanina, pagka may blush na siya, is pahinog na siya. So hindi pa pala yun totally hinog. Pag may blush na, kailangan, ayaw mo siyang pitasin ng walang blush kasi hindi siya magpo-produce ng blush kung hindi na nakot. Sinaka-expose sa araw. Oo. So, pipitasin mo siya, may plus na. Pero firm pa yun. Very firm. In fact, yun, babalatan mo, pwede mo pang slice ng mahaba o tinatawag na pitons. Makakain mo pa siya, pwede mo pang hawakan. Oo. Pero since hindi siya masyado maasim, makakain mo na. Pwede na dessert. Tapos, pwede naman natin ikalburo pagka ganun. Oo, kung gusto mo ikalburo. Pero, para mahinog na. No? Pero, kasi ito, mahaba nga yung shelf life. So, kahit na firm pa siya, nakakain na siya. Hindi na siya maasin. No? So, mahaba ang shelf life niya. Kaya gustong gusto to for export. Opo. So, lalo na sa Pilipinas, no? Kasi kunwari, nagtanim ka sa Mindanao, papadala mo pa sa Maynila. Pagkatapos, tsaka mo pa papadala sa Japan o sa China o kung saan man pwede magbenta ng mangga, no? Eh maganda yung matagal yung shelf life kasi minsan galing din daw din minsan may hinuga wala na hinug na hinug na pagdating sa Japan. Eh sinasabi nila eh pagka tumawid daw ng dagat yung mangga eh, naiinog. Pero ito kayang-kaya. Pero wala pa nang export sa Pilipinas nito kasi sa Pilipinas pa lang. Kulang kasi ilan lang 200-300 kaya may tanong. Pero this is available na as seedlings, no? Meron ng mga ano na nagbebenta nito. Si Verman Reyes, meron siya. Opo. Sir, saan ang talagang market na to?
Dito sa ating bansa, ah. Niche market eh, yung medyo high class yung market niya. High class, nagdanganap sila ng iba. Mm-mm. Hindi, ano, tayo kasi very hard-headed tayo. Gusto natin, ano, yung sarili natin, di ba? Although hindi naman natin sarili yung Carabao Mango. Yung Carabao Mango, eh, nanggaling din, introduced din yan. Foreigner din yan eh. Kaya lang matagal na panahon na. Foreigner yan. Alam natin yan. Sir, pero ano ang mas mahal? Carabao o itong R2E2 sa merkado? Sa Hong Kong, yung last time, R2E2. R2E2? Tsaka sa Japan din, no? Mahal din ang R2E2. Alam mo, yung Japan kasi napaka ano ng market. Nakikita ko yung ano yung the way the Australians sell R2E2 to China. Talagang kailangan una pantay-pantay yung kulay, no? Tapos nakabalot ng net isa-isa. Yung styrofoam net naka-isa-isa 'yon. Tapos yung box meron ding square-square yun, naka ganun. No? Parang mangga. Ay, parang mansanas, no? Naka-styronet. Oo, at saka yung mansanas na mga mamahalin, yung karton, maganda. Tapos meron pang mga kwadra-kwadrado, lalagay doon, di ba? Kasi yung, ang hapon, pag bumili ng mahal na prutas, pang regalo yun eh. So, kailangan maganda na yung box. Hindi pa yun. Pagka nandun na, lalagyan pa yun ng pink na manipis na papel sa ibabaw o plastic na manipis na papel para talagang magandang maganda. Ngayon sa atin, tatambak sa kahon tapos papadala. Talo tayo. Kailangan binavalue natin yung produkto natin para i-value natin. Sa Hong Kong, mabili talaga yung ating Carabao Mango. Pero since 2000, mga year 2000, madami ng R2E2 sa Hong Kong. At nung ngayong nagpunta ako noong 2019, napakadami ng R2E2. So, at hindi lahat nang gagaling sa Australia, galing na sa Vietnam. Opo. Tapos ngayon, sa Australia kasi, marami silang mangga, Keith, Kensington Prime, tsaka R2E2. Pero yung nag-overlap ang season nila, pero merong time na hindi, no? So, kumahaba na yung season ng mangga nila. Dati kasi pagdating ng Pebrero, wala na silang mangga. Remember, ang summer nila kasi December. So, pag Pebrero, patapos na ang mangga nila. Pero since the advent of R2E2 na mid-season mango at saka yung Keith na tinatanim nila, aba hanggang ano, middle of March may mangga pa rin sila. Kasi palamig na yon, no, sa kanila. Meron pa rin mangga. So, sila, pwede rin silang market ng Vietnam. Kasi pag naubos ng mangga, pwede silang magpapadala. Kasi walang issue ang Vietnam sa diseases ng mango. Tayo may issue eh. Meron yes. tayong mango pulp weevil, no? So, ayaw natin ng hindi matatanggap yung mangga natin sa Australia. Although before, nag-export tayo sa Australia dahil ginagas natin yan eh. Meron silang protocol na ginagas natin. Pero pinagbawal natin yung gas na yun sa Pilipinas dahil pumirma tayo sa climate change noong panahon sa Washington. Eh, pinagbawal na yung gas na yun. Kalimutan kong pangalan at this time. So, pinagbawal na rin ng Australia. In the same way na at hindi tayo nag-i-import ng fruta sa Australia, di ba? Kasi meron silang mango seed weevil. Kaya pinagbawal din natin. Ano ginagawa nila sa mango sa seed? Mango seed weevil. Mm. So, yung prutas. Takot tayo doon. Okay. Ngayon siguro ang dapat na-harvest na natin, no? Tama? Tapos, yung pag-harvest, hindi natin ikakalat yung dakta niya kasi makakasunog ng balat ng mangga. Ang susunod doon i-sort at ipapack na namin yun. Araw meron kami pa ipapakita ko yung kahon sa iyo. Meron din kaming kahon na maganda na pictures of mango yung buong kahon.
Kasi nga we are trying to sell it as a premium variety, yes, of mango. Yung Thailand nga, yung Kiao Savoy nila, pagka kinain mo ng hilaw, kala mo makopa yung kain. Wala ka asim-asim. Wala talaga. Wala. Di masarap. Para sa atin. Oh. Siyempre, gusto ko yung mukha ko. So yung may mga asim, lalagyan pa ng bagoong yan eh. Diba? Oo. Sa kanila, wala eh. Walang asim. Yung Namdok may merong konti. Kaya kahit na hindi siya ganong katamis ng ating mangga, nangingibabaw yung tamis. Sir, saan kayo kumukuha ng sayon? Kasi di ba, kung gusto naman natin subukan, saan tayo kukuha ng sayon bago tayo magtapos? Okay. Ang hanapin nyo dyan ay si Verman Reyes. Yung inaanak ko. Si Verman Reyes. Siya Verman talaga Reyes. Siya ang punot dulo ng rare fruit dito sa Pilipinas. Rare Fruit Society of the Philippines. Si Verman Reyes sa Angeles, Pampanga. Yes. Meron. Sir Verman, ay nakausap na rin natin po dito sa ating programa. No? So, sa mga may gusto ng sayon, itong R2E2, ay pwede nyo siyang kontakin para makakuha tayo ng dekalibreng sayon. Sir, sa nakikita nyo, ano ang future na itong R2E2 sa ating bansa? Ay, laki ng future. Kasi ganda ng shelf life. Yan ang problema natin sa mangga natin. Napakaganda ng shelf life. Naiiba yung flavor. Konti lang ang asim. Hindi rin mabunot kagaya ng ating bansang mangga. Which is masalap. And then, yun na nga, pagtingin mo pa lang, napakaganda. Hindi naman ding apple mango, pwede naman ding pagandahin eh. Kaya lang, mas prone siya sa insects eh. Kaya, di ba, madungis palagi? Opo. Lagi may marka. Oo, madungis, di ba? Tsaka kasi, yun na nga, corrosive yung Yung lasa dakot. Po kasi din eh. Lasang gamot talaga. So, kung itong R2E2, maganda na. And then yung lasa is parang perfect din to. Sir Ponchi, thank you po sa pagsama sa amin at pag-share ng inyong kaalaman tungkol po dito sa R2E2. Maraming salamat din at nabigyan niyo ako ng pagkakataon na ibahagi yung konti kong kaalaman. Sa susunod, baka pwede naman sa sili kasi yun ang aming ngayon. Ay, yung sige, bakit hindi? ako ngayon ang head ng Philippine Chili Federation. Wow! Sige, sir. Naku, babalikan namin kayo. Mag-usap tayo tungkol sa sili. Sige. Magandang usapan din yan. Maraming salamat. Thank you po. At sa ating mga manonood, isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan ng R2E2 nga ay isang mangga na nagbo-blush at ito rin ay napakalaki. Marami ka talagang mapagpipilian sa mga variety ng mangga. Kaya nga po, Sir Ponchit, maraming salamat po ulit at sa ating mga ka-agri hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.